Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman natin ay ang Honda Civic Type R. Ano, ready ka na? Oo naman, always ready. Tara na! Maraming salamat po sa AC Motors, sa Honda Cars Philippines at sa HCMI sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Ang makina nito ay 2.0-liter, 4-cylinder, double overhead cab, 16-valve, Earth Dreams Technology Direct Injection VTEC Turbo Gasoline Engine. May maximum power ito na 310 PS at 6,500 RPM at may maximum torque naman na 400 Nm at 2,500 to 4,500 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed manual transmission with rev matching function. Kung interesado naman kayong bumili ng kahit anong Honda na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. This is not your ordinary Civic. This is the Type R. Pero hindi tayo English ngayon, na Tagalog pa rin. Hindi pangkaraniwan, hanip sa bilis. As in, one of the fastest production front-wheel drive cars in the world. Ganun katindi. Ang una niyong mapapansin dito, wide body. Naka-extend ang wheel arches sidewards. May functional hood scoop. At blacked out ang grill pati eyebrows. May dalawang hints dito na iba sa ordinaryong Civic. Una, pula yung background ng emblem. Pangalawa, may nakalagay na Type R. LED lahat ng ilaw. Multiple diamante style ang headlights. Andito ang signal lights, ang dim, ang bright, ang DRLs at ang fog lamp. Merong mesh design sa gilid at sa gitna ng bumper. Hindi nga lang lahat butas. Meron ding dalawang parking sensors. Meron din tong front wing. Tuloy-tuloy to from left side to right side. Meron ding red line accent. Hot siya. Hindi katulad ng ordinaryong Civic. Mas maigsi lang ng konti. Naka-extend yung fenders. Makikita nyo mas malapad. Yung original na lapad, itong sa pintuan. Yung mga vents na idinagdag dyan, yan yung nakadagdag sa lapad. May repeater sa fender sa harap at sa side mirror. Body color ang door handles. Carbon fiber din ang side skirts at 132mm ang minimum ground clearance. Ang pogi ng mugs, no? Kita yung Brembo! Naka 4-wheel disc brake to. Ventilated cross-drilled sa unahan at ventilated lang sa likod. Ang size naman ng gulong ay 245/30 ZR20. Sa likod naman, from the top, shark fin ang antena. May makikita rin kayong mga naka-usling design sa bubong. For aerodynamics yan. May washer, defogger at wiper. Dito nyo rin makikita yung taas ng wing. Itim yung ibabaw at puti yung gilid. Meron pang isang wing dito na may third brake light. Lahat ng wings na yan for aerodynamics din. Katulad sa unahan, meron din ditong pulang emblem at Type R. Sa bandang ibaba, nandun ang reverse camera. Boomerang shaped ang mga ilaw. Andito ang park light, ang brake light, ang signal light at ang reverse light. Ito naman ang pinaka-interesting bit sa likod. Tatlo yung tambucho sa gitna ng carbon fiber diffuser. May malalaking air vent designs na may parking sensors at reflector sa gilid. Kung gusto nyo ng masinsin ang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyo pag-usapan natin, o kaya sasakyan na gusto nyo ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Excited ka nang makita loob nito, no? Pero saglit lang, wait lang, cool ka lang. Tingnan mo muna to. Ito ang susi ng Type R. May unlock button, lock button, plastic siya. Pero baka lang ilalim. Yan na rin ang ating physical key. Check nyo rin yung website namin, ha? www.rit-ridingintandem.com. O, ito na! Let's get scratching.
Ganda ng pagkapula, no? Parang apoy na lumalagablab sa tulin. Bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela, tilt and telescopic. Ang upuan, merong seat height adjustment na abante, na atras, at nare-recline. Sa space test, kuhang-kuha na yung tuhod ko, pasok na pasok, isang fist. Sa headroom natin, mga kalahating dangkal. Check naman natin sa likod. 5'8 ako at sports car to. Pero ang legroom ko, isang fist, kasyang-kasya pa rin. Sa ulo ko naman, medyo lumiit kesa sa unahan, pero kasyang-kasya pa rin ako. Check naman natin sa likod. Sports car, may trunk space. Tingnan niya natin. You know, very usable tong space na to. Makakapag-grocery ka dito, maraming bag at pwede mong ipang long distance. Pero ang tanong, ilang G-test kaya natin ang kakasya dito? Kailangan mo pa ba ng more space? Tingnan nyo to. Sports car na pwedeng panglipat bahay? Eto na yun. It's kalikot time! Sa ibabaw, black ang ceiling. Tela rin siya at walang himulmol. Sa gitna, merong ilaw. Sa bandang unahan, meron din siyang dalawang map lights. Parehong visors niya, merong ilaw at pareho rin may salamin. Ang rear view mirrors, auto-dimming, so no problem na tayo dyan. Sa sidings, dito na nagsimula ang ating mga carbon fiber inserts na meron pang mga red accents at alcantara ang mga sidings. Yung mga tinatamaan ng siko mo, alcantara, kaya malambot siya at high quality. Sa baba ng pintuan, usual, nandyan yung bottle holder at extra compartment. Ang manibela, eto na. Dito nagsisimula ang ating mga red inserts at red accents. Ang stitchings niya, pula. Ang emblem ng Honda, pula. Sa mga gilid sa bandang baba ng manibela, pula. Flat bottom din siya, konti. Sa left side, nandito yung controls ng infotainment system. Sa right side naman, cruise control. Ang instrument panel, yung gitna niya, screen. So yung tachometer natin, nandun. Sa left side, ang temperature gauge at sa right side, ang fuel gauge. Sa bandang tuhod naman, sa kaliwa, ang pindutan para sa traction control. Sa bandang tuhod mo naman, sa right side, andito ang engine start stop button. Ang dashboard, ito. Alam nyo naman gustong-gusto ko yung sa Civic eh, pero ito, meron pang mga upgrades kagaya nito. May carbon fiber siya na inserts, merong mga red lining, at titanium ang kanyang shift knob. Ang infotainment system, 7 inches, at merong Bluetooth. Dual zone climate control naman ang aircon. Sa baba ng aircon, may compartment tayo at may buta sa bandang dulo. Pababa yan. Kasi nandun yung mga saksakin natin ng USB, HDMI, at power supply. Ang shift knob, eto na nga, yung titanium na bilog. Wow! Sarap hawakan nito, andula. Sarap ganyan-ganyan eh, no? Meron siyang leather boot, red stitchings, at eto, sa right side niya, eto yung drive modes. Dito natin masusukat ang katapangan at skills mo. Pero ako, hanggang comfort lang ako. Ang susunod ng comfort, sport. At ang pinakamalupit, yung R+, na ako ay hindi ko na yun kailangan. Sa left side naman, nandito yung brake hold function at electronic parking brakes. Sa bandang gitna, ito na, Type R. Civic R05172. Ito yung serial number niya. Napakalaki ng armrest nito at covered pa ng alcantara. Yung armrest pa mismo, pwede mong i-abante o i-atras, depende kung nasan yung siko mo. Sa loob, meron siyang dalawang bottle holders, yung isa natatanggal pa. Sa bandang likod, compartment na malaki. May USB rin siya sa likod. Ang upuan, grabe, sporty to the max. Bucket type kasi yung seats niya. Merong butas na meron pang lining na silver sa loob. Type R na nasa gitna, anlupit. Hindi mo mapagkakaila kung anong sasakyan to dahil ayan, nakasulat, napakalaki. Alcantara yung gitna at saka mga gilid, tapos meron siyang parang mesh sa tabi ng gitna. Ang kinaganda pa nitong upuan na to dahil nga napakatulin niya. Pag lumiku-liku ka, sahod na sahod ka. Pati yung legs mo, salo dito. Yung katawan mo, salo naman dito. Galing! Meron din siyang glove compartment at ito, isa pa, mating na lang pero may Type R pa na bakal. Dito sa likod, cloth na yung mga sidings pero ang maganda naman dito, makikita mo yung carbon fiber na likod nitong mga front seats. May mga hawakan sa ibabaw at may mga sabitan sa B-pillar. May ISOFIX tethers pa para sa baby mo!
Dito sa likod, merong cover. Merong ilaw sa right side. Lalagyan ng tools sa left side. Meron siyang apat na talian. Sa ilalim nito, meron tayong compressor at sealant. Wala tayong spare tire. Sa bandang gitna, meron pang mga compartment na pwedeng lagyan. Kailangan nyo ba ng car insurance? Kami nang bahala sa inyo. Mag-email lang kayo sa amin sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-message kayo sa 0968-203-7833. Tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ready ka na ba? Nako, naiihi na nga ako. Sobrang excited. Tara na. Sa test drive natin na to, nasa comfort lang tayo ha. Meron kasing tatlong modes to. Meron siyang comfort, sport, at saka R plus para sa mga matitibay. Pero sa ngayon, comfort muna tayo. First impression sa steering. Hindi siya sobrang lambot, parang saucy touch, ganun. Meron siyang parang firmness, pero hindi siya matigas. So kung gegrade natin siya sa 1 to 5, 5 being the softest, mga 3 siya. 3, ganun. Try naman natin ngayon ng U-turn. Ganda. 1, mga 2 and a half lanes. So mga dalawat kalahating lane yung U-turn niya. Not bad. Yan, regular driving muna tayo. Napansin ko yung clutch pedal niya, saktong-sakto rin yung bigat niya. Hindi siya sobrang bigat, hindi rin siya malambot. Ramdam na ramdam mo siya, saktong-sakto yung bigat para sa akin, as in spot on. Ito ang napansin ko pang isa. Yung shifter niya, nanibago ko. Kasi sanay ako sa mga regular na shifter. Ito kasi, kagaya ng mga regular na shifter na talagang kasama yung braso mo pagka nag-shift kang ganun eh. May hugot eh. Ito kasi sobrang short shift niya. Na as in, kahit daliri mo lang yung iganyan-ganyan mo sa kanya, sumusunod na siya. So, nanibago ako dun, di ako sanay. Di naman ako racer eh. Sa totoo lang, aaminin ko naman regular driver lang ako. Kaya, inaamin ko na rin sa inyo na hindi ko mailalabas ngayon yung buong potential nitong kotse na to. Kasi nga, hindi naman ako race car driver dahil pang racing talaga to. Sa inyong mga hindi nakakaalam, one of the fastest production front-wheel drive cars to ngayon. Ang braking, sure-footed ka rin. Kahit pa yung medyo mabilis yung andar mo, magandang-maganda talaga yung preno niya. Hindi pumapako, pero pag tinapakan mo, palakas ng palakas yung preno. Hindi nakakatakot, napakaganda. Ang suspension naman, so mararamdaman mo, firm siya, matigas talaga, pero hindi naman din sobra. Siguro kung bibigyan ko siya ng grade, 5 being the sobrang tigas, mga ano siya, mga 4, ganoon. So okay pa rin naman, usable siya sa daily drive. Kagaya ngayon, ang ginagawa natin, regular driving lang naman ako eh. As in, kahit alam mong halimaw yung nandun sa ilalim ng hood nito, magagamit mo pa rin siya pang araw-araw. In fairness din, no, pag tinignan mo kasi sobrang lowered niya. Pero may mga humps na kaming dinaanan, hindi naman kami sumayad. Tsaka yung isang pinanggalingan namin, napakataas. So pagbaba namin, hindi naman din sumayad yung bumper. So okay na okay yun. Ang masasabi ko naman sa gulong at sa suspension nito, no, may konting tigas, oo, pero pag nag-cornering ka naman dito, akala mo tren ka na nakakapit sa rilis. Ganon kalupit yung feeling niya, walang dulas, walang talbog, walang body roll. Ay, naku Diyos ko, akala mo talaga nakarilis ka, na steady. Parang regular car lang din siya talaga pag regular driving. Ang bait-bait niya, ayan o. Easy. Ano ba? Makita na. Tingnan niyo yung shifting ha. Ililipat ko siya sa third gear. Yun na yun. Third gear na. Di ba? Parang ganyan yung papunta sa neutral, tapos ganyan ulit yung papunta sa third gear. Parang pinitik lang, no? Oo, yun na yun. Parang finlick nga lang. Oo. Napansin ko rin yung exhaust note niya, no? Hindi siya ganun kaingay. So, unlike nung may mga sasakyan din kami dati na pinalitan namin ng muffler para magmaingay, mas maingay pa yon. Ito tahimik. Pero pag hinata mo, syempre umiingay din. Pero sa ganito, okay na okay yung sound levels dito. Ang visibility naman habang nagdadrive, grabe. Pwedeng-pwede talaga tong sports car kasi kitang-kita mo lahat.
gilid, lahat, kitang-kita mo. Ang obstruction lang talaga, pag tumingin ka ng rear view mirror, nakikita mo kasi yung second spoiler dun sa gitna. Pero, kitang-kita mo pa rin naman yung sasakyan eh, sa likod. Ayan o. So, ito. Testing naman natin yung engine power niya, Primera Comfort. Grabe, halimaw talaga. Comfort ba yan? Ito ang masasabing sa inyo ah. Grabe, comfort mode pa lang to. Pero yung full attention mo sa tulin niya, talagang alam mo yon, yung buong kalsada nagiging ito na lang gitna. Yun na lang yung nakikita mo kasi kailangan mo talaga ng full attention. Kaya talaga sa mga baguhan, hindi ko maire-recommend itong sasakyan na to. Kasi malamang sa malamang, mahirap to kontrolin, lalo na kung baguhan ka talagang magmaneho. Huwag muna ito. Pero sa mga kontrolado na, lalo na dun sa mga walang temper sa pagmamaneho, eh okay sa inyo to. Pero kung mainitin yung ulo mo, hindi ko rin to mare-recommend sa inyo kasi talagang matulin eh. Comfort mode lang yun. Eto, hindi to sports mode to, pero hindi ko ilo-launch ha. Gas ko lang, Primera. Grabe. Baon. Papakita ko lang sa inyo ha. Yung stretch lang na yun. 100 na tayo. Eto, hindi to sports mode to, pero hindi ko ilo-launch ha. Gas ko lang, Primera. Grabe. Baon. Oh my goodness. Ano, parang segunda, segunda lang, segunda. Parang pininsawan din na mga kilos. Ngayon, nasa sports mode tayo ha. Yung feeling niya na sinagad mo lang yung Primera at saka segunda. Ang feeling na niya, yung tuhod mo may konting hinig na. Meron na, as in meron na. Eto na lang, ayoko na tong from stop. Eto na lang, fourth gear, third. Eto, 3,000 RPM, 60 kilometers per hour. Wait lang ah. Bigayin ko R mode to. Grabe. Ayun oh. Tapos isa pa yun. Magda-downshift kasi ko, may auto-blip na siya. Tumaas yung rev niya. So, ang nangyari doon, para sa hindi nakakaalam, meron kasi itong auto-blip function. Focus kayo guys sa tachometer natin. Tingnan nyo yung rev-watch function nito. Once na mag-downshift tayo, automatic na angat yung RPM niya. So, from third gear tayo, clutch. Second gear. Angat agad yung RPM niya, hindi bumagsak. Oh, isa pa tayo ha. Baka muna natin ang third gear. Third gear. Gas, release gas, clutch, second gear. Hindi ako guys nag-tap sa gas pedal noon ha. Automatic siyang umangat. Ganun yung auto-blip function. Hindi mo na kailangan mag-heel and toe pa. Lalo na sa ating mga hindi naman ganong... Hindi talaga marunong yan. Ito, siya na ang bahala sa'yo. Ilagay na natin ulit sa comfort. Masaya na ako at natutuli na ako sa comfort. Buti na ba? Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Buti na lang din yung upuan, ano eh, no? Akap na akap talaga eh. Kailangan mo talaga itong upuan na to. May purpose, grabe. Kahit sa mga ano, kurbada, hindi ka iwawasiwas kasi akap na akap sa'yo yung upuan mo. Napakalayo nitong kotse na to sa Honda Accord namin na 2.2 liter kasi nagpalit kami ng makina. Ang layo-layo nito. Yung bilis kasi, satisfied na ako dun sa Accord namin. Pero ito talaga yung ligaya. Alam mo yun, yung nakaka-addict. Parang ano siya, amped yung feeling mo. O ito, comfort lang ulit tayo. Tama na. Alam mo yun, ako yung sumusuko. Ayoko na. Ganun yung feeling ng bilis niya. Yung hinahanap mong bilis, kaya niyang ibigay. And more. Ganun. As in, basta mga katandem, hindi nyo talaga, ako ah, hindi ko talaga mailalabas yung full potential na ito. Hindi talaga. Pero napakasaya. Primera at segunda lang, masaya na ako. Kahit tanggalin mo na yung tresera.
Eh, hanggang 6 gears to. Ang dami pa. Ngayon nga pala, ang takbo natin ay 70 kilometers per hour. Ang revolution natin nasa mga 1,600 RPM lang. Kasi nga 6 gears siya, ganun siya. Pwede mong gawing pang highway runs din to. Highway run! Ako sobrang nagagandahan, pero siya, sobrang natatakot. Kasi talaga namang matatakot ka. Hindi pa ako matinong mag-drive ng manual. Oo, kaya hindi pa ako sanay. Kaya hindi na natin siya papahawakin hindi, ngayon. Hindi kasi, ko rin nahawakan. Huwag na. For the safety of everyone. Ang masasabi ko lang po, lahat ng may gustong bumili ng sasakyan na to, maging responsable po kayo. Kailangan ano, meron kang self-control. Kasi din, sobrang dali niyang dalin sa mga illegal speeds. As in, kayang-kaya at mabilis na mabilis. Ito pa, apat kaming nakasakay ngayon. Hindi iniinda, wala lang. Kala mo, solo ka sa loob. Ito, masasabi ko sa inyo, kung gusto nyo ng performance car, ito yung pinnacle of Honda Engineering. Nax! Para sa akin. Lahat ng mga Honda fanboys, Diyos ko, pag ito nasakyan nyo, ano ba kasunod na level ng fanboy? May kasunod pa ba yung fanboy? Diehard fan. Diehard na talaga, Diyos ko, grabe. Yung kung ano yung naiisip mo sa kanya pag tinitingnan mo yung picture niya, pag dinrive mo na siya, mas malupit pa siya doon. Kaya kung kayo may datong at gusto niyo ng pinakamalupit na Honda, bumili lang kayo nito. Ang ganda. Ang ganda. Ito ay nagkakahalaga ng 3,180,000 pesos. Ito naman ang safety at security features. Maraming salamat po ulit sa AC Motors, sa Honda Cars Philippines at sa HCMI. Special thanks po kay Sir Dennis Salvador at kay Sir Alan Hirona of HCMI. Hello mga katandem, on behalf of AC Motors and Honda Cars Makati Inc., once again, I'm Ace Karamihan, your sales manager from Honda Car Show. To know more about our latest models and promotion, I would like to invite everyone to visit our Honda Ayala dealership. We do have Honda Cars Makati, Honda Cars Pasig, Honda Cars Manila Bay, Honda Cars Alabang, Honda Cars Global City, and Honda Cars Show. You may also visit our website to get more exclusive offer from our friendly sales consultant. Thank you. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang-una, syempre, ang pricing nito medyo mataas. Kaya sigurado ako, hindi lahat ma-afford to. Lalo na yung mga fanboys dyan. Sorry, pero talagang mabigat yung presyo. Pero, ang ginagarantis ako sa inyo, lahat ng ibabayad nyo, makukuha nyo sa lakas. Hindi rin to sa pangbaguhan na driver kasi nagre-require siya ng special attention. Hindi yung dapat na iisipin mo pa kung ano yung gagawin mo or iisipin mo pa kung paano magda-drive. Ito para sa mga batikan na o sanay nang mag-drive ng manual. Kailangan din talaga irespeto mo tong sasakyan na to kasi kung hindi, nako, may kalalagyan ka. At dahil kotse siya, syempre hindi kasing taas ng mga crossover yung height nito, pang kotse. So kung mga mild humps, kaya niya, pero yung matataas, syempre, eh huwag mo nang idaan dun. Huwag nyo din asahan na malambot ang suspension nito kasi sports car to. Good naman tayo. Sa power, hindi ka nakakapusin dito. As in, comfort pa lang. Grabe, napakatuli na. Yung sports mode niya, nanginig na yung tuhod ko. At yung plus R niya or R plus mode niya, eh no thank you na ako. Sumunod naman yung style nitong sasakyan na to. To the maximum level, to the nth level, napaka-pogi, napakalakas ng dating. Ang suspension at kanyang gulong, bagay na bagay. Para ka talagang nakarili sa mga corners. Ay, naku, napakasarap. Practical sports car din to kasi apat yung makakasakay at apat din yung pinto. Hindi ka mahihirapang sumakay sa second row. Gustong-gusto ko rin yung quick shifter niya, grabe, as in, kahit daliri mo lang yung iganyan mo, pasok na, hindi kagaya ng iba, ganyan-ganyan ka pa. May trunk din to kaya makakapaglagay ka ng maraming gamit. Pwede mo pang i-fold yung mga upuan sa second row para mas malaki. Ang braking niya, swabing-swabe at napakalakas. Konting tap mo, meron na pero hindi ka susumsob. At pag diniinan mo, grabe naman talaga, madiin na madiin din ang pigil ng gulong sa semento. Last but not the least,
Type R to, ano pa bang hahanapin nyo? Yun na yun eh. Sa verdict na tayo, kung kailangan nyo ng practical na sports car na pwede nyo ipang araw-araw, ito na yung kunin nyo. Ito na ang isa sa mga dream cars ko. Kaya kung kayo may datong at kaya nyo to, nako, maire-recommend ako sa inyo. Kumuha na kayo. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa napakagandang video namin ngayon. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding